Nga pala mga idol, meron akong ginawang bagong YouTube channel at doon mamimigay tayo ng vivo Y11. Once na umabot na ito ng 10,000 subscribers, mamimili na agad tayo doon ng isang lucky winner ng vivo Y11. Ang kailangan mo lang gawin ay subscribe to the channel, link down below. Hit the bell and syempre mag-comment ka rin ng kahit ano para masali ka sa ating giveaway. And don't worry mga idol, tuloy pa rin ang ating giveaway sa ating FB page ng Realme C11 once na umabot ito ng 20,000 followers. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Aiwa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi nakamanga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who be struggling. Winter Tournament Chapter 139. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ay isang napakagandang laban nga ang ginawa ni Sakuragi Trukawa. Ngunit sa pagkakataong ito, si Sakuragi nga ang nanaig. Kaya naman dito ngay napahanga ng gusto itong si Coach Tauka. Ibang klase itong Sakuragi. Mukhang gigil na gigil maglaro at makikita mo sa kanyang mga mata na tila ba gustong-gustong manalo laban kay Rukawa. Ito ang magandang pangitain na milalabas na ni Sakuragi ang kanyang tunay na laro, ang siyang susi upang mapagtagumpayan namin ang isang kampyonato, wika ni Coach Tauka. Habang sa kabilang panig naman, itong si Coach Takato ay imbis na magalit dahil natalo ang kanyang team, ay mas nasiyahan pa ito. Nice one Sakuragi, lumalabas na ang iyong kumpiyansa sa iyong sarili. Ayos yan, ipakita mo sa lahat na kayang-kaya mong sumabay, maski sa ace niyong napakagaling na si Kaide Rukawa. Ngunit, kailangan mong pagbutihin at maging consistent ka dahil hindi si Rukawa ang makakalaban mo. At doble pa na mas malakas ang kanyang katawan. Si Morshigi ang tinutukoy ko, bulong ni Coach Takato. At ngayon, mabalik na nga tayo sa loob ng court. At sa pagkakataong ito, si Maki nga ang nagtitimon para sa kanilang opensa. Team, makinig kayo. Mag-focus lang kayo. Huwag na huwag kayong malilingat kahit konti. Wika ni Maki, sabay drive nga ng napakabilis sa loob. Ngunit, dito ngay agad-agad siyang nakuha ni Fujima. Sa tingin mo, saan ka pupunta Maki? Hindi ka makakalagpas sa depensa ko. Wika ni Fujima sa kanya, nang biglang isang fake nga ang kanyang ginawa. At sa fake pass na ito, napikin ang gusto itong si Fujima at napasabay pa. Patay! Isang fake lang pala ang ginawa ni Maki. Naloko na! Wika ni Fujima. At dito ngay, isang napakagandang layup nga ang ginawa ni Maki. At puntos para sa Team B. Kaya naman dito ngay napatayo si Coach Takato. Nice one Maki! Ganyan nga, magpakitang gilas ka din. Ipakita mo na ikaw talaga ang isa sa maaasahan na sa kupunan na ito. Wika ni Coach Takato. At dito ngay, nainis ng gusto itong si Fujima at atat na atat na makabawi. At ngayon, sa kanya nga ang bola. At dito yung nagsalita itong si Miyagi. Fujima, akin na muna ang bola. Ako na muna ang magtimon para sa ating opensa. Magpwesto ka lang at sa shooting ka na, pwedeng makagawa ng puntos. Wika nito. At dito nga tumugon naman si Fujima. Miyagi, stay ka lang dyan. Ako na ang bahala dito. Sige, ipwesto mo na ang sarili mo. Wika ni Fujima na tila ba nang gigigil. At ito'y napansin agad ni Miyagi, sabay na pabulong. Ha, eto na. Nag-iinit na itong si Fujima. Mababakas mo sa kanyang mukha ang gigil na makabawi kay Maki. Sige, ipaubaya ko muna ang posisyon na to sa'yo. Bulong ni Miyagi sa kanyang isip.
At dito ngay kalmado lamang na nagtitimo ng opensa itong si Fujima nang biglang isang napakabilis nga na drive ang kanyang ginawa laban kay Maki. Ngunit sa depensa, hindi niya maiwan itong si Maki. Ha! Hindi ka makakalulot sa akin, Fujima. Kung sa tingin mo, uubra ang ganyang galaw, pero hindi. Basang-basa ko na ang drive mo sa loob. Wika ni Maki. At dito ngay tumugon si Fujima. Ha! Sa tingin mo ba sa loob ako? Tugon nito, sabay step back nga at pitik sa tagiliran nitong si Maki. At dito nga nalibre ng gusto itong si Fujima. Sabay pukul nga ng isang mid-range jumper. At ayun, pasok nga ang tira ni Fujima. At dito nga'y muli na namang naitaas ang kalamangan ng Team A sa 6. At dito nga napasigaw itong Sakuragi. Ang husay mo, Mr. Substitute! Ibang klase ka talaga! Binawian mo agad si Maki! Napakusay ng ginawa mong step back doon ah! Wika ni Sakuragi! At itong si Miyagi ay napangiti nga. Yan na, nanggigigil na itong si Fujima. Atat na atat makabawi sa'yo, Maki. Ha, ito ang magandang laban. Maki laban kay Fujima. Wika ni Miyagi sa kanyang isip. At ngayon, possession na nga ulit ng Team B. At sa pagkakataong ito, si Rokawa nga ang nagtitimo ng bola para sa kanilang opensa. Nang biglang nagsalita itong si Maki. Rokawa, amin na muna ang bola. Ipabaya mo sa akin ang posisyon na to. Wika ni Maki. Kaya naman pinasa sa kanyang bola. Ngunit sa pagkakataong ito, dinaan na ni Maki sa katawan itong si Fujima. Sabay bangga ng magkabilang ulit. Naku, eto na. Nagkakayod marino na itong si Maki. Humanda ka, Fujima. Sigurado, kakayudin ka niyan sa loob. Wika ni Sendo. Nang biglang, isang bangga nga ang ginawa nitong si Maki. At dulot ng isang napagandang spin na iwan nga ng gusto itong si Fujima. At sa pag-angat nga niya, napangiti na siya dahil libreng-libre na ito. Nang biglang, huli ka! Akala mo ba makakapuntos ka sa amin? Nalagpasan mo si Fujima, ngunit sa akin hindi. Sigaw ni Sakuragi, sabay, sinabayan nga itong si Maki sa taas. Ngunit, dito nga'y umiral ang pagiging veterano nitong si Maki. Sabay, dinukot nga ang kanyang tira sa kaliwa. At ayun, isang napakagandang reverse layup nga ang ginawa ni Maki laban kay Sakuragi. At imbes na magyabang ito, tinignan na lang itong si Sakuragi, sabay na pangiti, at bumulong na lang sa kanyang isip. Ha, bata ka pa sa larong ito. Mas matangkad ka nga at mas malaki kumpara sa akin. Ngunit, hindi sukatan yan. Ang nagmamatter pa rin sa larong ito ay ang experience at gulang. At para sa akin, salat ka pa nun. Bulong ni Maki sa kanyang isip. At ngayon, possession na nga ulit ng Team A. At sa pagkakataong ito, si Miyagi nga ang nagtitimon para sa kanilang opensa. Team, kumanda kayo. Bubundos tayo dito. Huwag na huwag kayong malilingat ah. Wika nito. Sabay drive nga sa loob. Nang biglang nagulat nga ang lahat. Nang isang behind the back pass nga ang kanyang ginawa. At maski itong si Maki ay napatalala. Ano? Behind the back pass? Saan pupunta ang pasa? Kanino? Wika ni Maki. At nang paglingon nga nila side lane, sakto. Hawak-hawak na ni Fujima ang bola, sabay pukul ng isang tres. At ayun, bang! Pasok ang tres ni Fujima para itaas ang kalamangan ng Team A. At ayun, isang napakagandang laban nga ang pinakita ng top 1 at top 2 na point guard ng Kanagawa. Si Nichimaki laban kay Kenji Fujima. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Abangan natin sa susunod na bahagi.